Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinakaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kababalakhan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilangling. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapato ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Malayo po ako sa inyo, so pahintulutan na tanggaling ito para mas malinaw ang aking boses. Okay ba? Kaho, good news, kagagaling po ako sa rapid test, so I'm negative. So, huwag kayong matakot sa akin, okay? So, batiin ho yung katabi ng good evening. Please ho, huwag sana mawala ho yung binabati ho natin ang isa't isa. Sapat ng social distancing, huwag po nating i-distance ang ating mga puso. At ang ating mahal na ina na siya ang dinadalaw natin at dala-dala po ang ating mga kahilingan at pangangailangan para ilapit kay Jesus, pwede ba bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ngayon? Ako po ay masayang-masaya na andito ako. Ang ina ng Lourdes ay napaka-espesyal sa puso ko. Sa maraming bagay, but una sa lahat, kinuwento ko noong nakaraang taon, but let me tell you short the story again. Noong bago ako ipinanganak, ang aking kapatid ay namatay when he was 1 year old. And so, my mother, that was not a religious woman, humingi sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ni Inang Maria ng isa pang anak. At siya'y pumunta sa dambanan ng ina ng Lourdes na ay diocesan shrine ng aking diocese kung saan ako nanggagaling. At humingi siya sa ina ng Lourdes na isa pang anak. At binigyan ng mahal na birheng ng isa, hindi lang isang lalaki tulad ng gusto niya, kundi pare pa, guwapo pa. Ako yon. Kaya ho, nung nalaman ko ang kwento mula sa aking mahal na ina na sumalangit na ang kanyang kaluluwa, ako po'y naging debotong-deboto ng ina ng Lourdes dahil alam ko na ang aking buhay ay espesyal na biyaya na hiningi sa kanya ng aking ina. And so, this name of Lourdes ay napaka-espesyal ho sa akin. So, ngayong gabi ho, kasama ako sa lahat ng mga deboto para humingi ang biyaya ng maraming bagay pat higit sa lahat ang proteksyon sa ating mga mahal sa buhay mula sa COVID-19. Amen?
At sa susunod na tayo'y makita-kita, hari nawa, tapos na ang pandemyang ito. Amen? Palagpagan po natin ang Panginoon. Let's claim it. Sinasabi ko sa aking mga parishioners, kapag tapos na ang pandemya, pag fiesta ng parokya, gagawin banderitas ang mga face mask natin. Sasabihin, Lord, salamat na survive. Ito pong ating pasasalamat sa iyo. Amen? Let me share about the gospel dahil napakaganda ho ang ebanghelyo ngayon. Marami hong matututunan how to face rejection. Dahil yun po yung nangyari kay Jesus. Isa sa pinakamasakit na pwede nangyari sa isang tao na ikaw ay na-reject. Lalong-lalo ng mga taong malapit sa iyo. Bumalik si Jesus sa Nazareth after ng unang mission niya. Successful, naging matagumpay, maraming believe sa kanya, maraming pinagaling niya. Bumalik sa Nazareth. E yung Nazareth ay anlit-lit, parang baryo lang. Anlit-lit, parang ilang compound lang ang Nazareth. So talagang kilala nilang isa't isa at makamag-anak sila. But imbes na matutuwa, siya ay ni-reject nila dahil karpintero lang yan. Karpintero lang yan eh. Kilala namin yan, rejected. Now, how to face rejection? Kung naranasan mo yung rejection, alam mo na masakit. Yung tipong wala kang ginawa pero hindi ka tinanggap ng bienang mo. Yung tipong yung kapatid ng mister mo hanggang ngayon ayaw sa'yo. Wala kang ginawang masama. Yung tipong naglilingkod ka sa simbahan pero sinisiraan ng mga kasamaan mo. Hindi mo alam kung bakit pero naramdam mo na may mga tao na ayaw sa'yo. Naranasan niyo ba yon? Ano ang pwedeng gawin? May tatlong bagay na sinulat ko dito po sa aking cellphone habang nagpre-prepare ako ng homily kaninang umaga habang nagdarasal. Feeling ko ang unang lesson ng Panginoon is kapag may tao na ayaw sa iyo, huwag mong patulan. Huwag mong yan patulan. Dahil isa ho sa mga pangunahing damdamin natin pag may ayaw sa ating, tayo'y nagagalit at pinipilit yung sarili. At doon tayo nasasaktan ng lalo, doon tayo nasasaktan ng sobra kapag pinipilit yung sarili. Kung ayaw sa'yo, huwag mong patulang, huwag mong awayin kung inaway ka. Ang Panginoon ay makapangyarihan. Kung gusto ng Panginoon sabihin sa taga Nazareth, ayaw niyo sa akin, ha? Okay. At the count of three, babagsak ng isang kitlat. 1, 2, 3, boom! Kapangyarihan, mayroon. Kaya niyang gawin? Pwede. Ginawa niya yon? Hindi. Hindi niya pinatulang yung mga ayaw sa kanya. Kung ayaw sa akin, hindi ako magpakamatay dahil ayaw mo sa akin. Hindi kita papatulang, hindi kita aawain. Yun po yung ginawa ng ating Panginoon. Hindi ho siya nawala sa focus dahil sa may tao na ayaw sa kanya. Importante po ito eh. May mga tao na talagang ayaw sa iyo. Kung ayaw sa iyo, edi huwag. Kung ayaw sa iyo, let them go. Ayaw mo sa akin, bye-bye. Hindi ako magmamakaawa na huwag mo kong iwan. Ano sino ka ba? Swerte ka. Gusto mo kong iwan? Hatid kita sa terminal. Bye-bye. Marami sa mga problema natin ay masyadong pinapatulang yung ayaw sa ating at doon tayo na-depress. Doon tayo na-lungkot. Malaking problema sa ating lahat. Malaking problema pati sa mga kabataan ngayon. Nag-post ng picture,
hindi ni-like na mga kaibigan niya, na-depress agad. Kung ayaw sa'yo, edi huwag. Kung ayaw sa akin, hindi titigil ang aking buhay sa mga ayaw sa akin. Kaya ang pangalawa na ginawa ng Panginoon is, nag-focus sa mga tao na may pananalig sa Kanya. Yun po yung number two. Kung ayaw sa akin, remember, someone around you will be there for you. Minsan nawawala ho yung pansin sa mga tao na sumusuporta sa'yo dahil pinapansin lang yung mga umaayaw sa'yo. Kaya maganda ho ang ebanghelyong ito, si Jesus, sa mga ayaw sa Kanya ay hindi pinansin at pinagaling lang yung mga may pananalig sa Kanya. Focus sa mga tao na sumusuporta at tumutulong sa'yo. Yung mga ayaw sa'yo, edi huwag, hindi mawawala ang kapayapaan dahil ayaw mo sa akin. Hindi mawawala ang aking focus dahil ayaw mo sa akin. Hindi mawawala ang aking misyon dahil hindi mo ako sinusuportahan. Hahanap ako ng mga tao na talagang tutulong sa aking at dahil sa kanila, doon gagawa ang aking himala. So, sabi ng Ebanghelyo, kukonti lang ang pinagaling niya sa Nazaret. Mayroon, pero konti, yun po yung tao na sumasampalataya sa Kanya. At pangatlo na ginawa ni Jesus, so yung una is, hindi pinatulang ang mga ayaw. Yung pangalawa is, nag-focus sa mga sumampalataya sa Kanya. And then, pangatlo is, tinuloy ang Kanyang misyon. Dahil may misyon si Jesus, hindi tumigil dahil sa opposition. Hindi tumigil dahil sa mga ayaw. Hindi tumigil dahil sa opinion ng tao. Mga kapatid, I want you to think in your own life, paano ka nagre-react kapag may tao na ayaw sa'yo? Nawawala ba ang kapayapaan? Tumitigil ka ba sa iyong misyon dahil sa oposisyon? Dahil sa mga tao na kumukontra sa iyo? Dahil sa mga tao na umaayaw sa iyo? Naranasan ni Jesus ito, pero nabigyan tayo ng napakagandang lesson sa buhay natin. Kapag may opposition sa iyo, huwag mong patulang. Hanap kung sino dyan na talagang sumuporta sa'yo and go on with your mission. Let me share one story na sa tingin ko ay saktong-sakto para sa punto ng Ebanghelyo, how to face opposition. Ito pong kwento ng isang matandang donkey, isang matandang hayop, na nahulog sa balon. Alam niyo yung balon? Alam niyo yung balon, no? Lumaki kayo na may nawasa. Hindi, alam niyo yung balon, no? Yung talagang malalim na alam. Alam niyo? Okay. Nahulog po sa balon, pero yung balon ay tuyo na, walang tubig sa loob. So yung may-ari, nung nakita niya ang kanyang donkey doon sa ilalim ng balon, sabi niya, naku, patay, paano? Paano kung i-rescue itong hayop na ito? Ang lalim-lalim. Total matanda na. Kukuha siya ng mga kapitbahay at mga kaibigan niya at sabi niya, tulungan niyo ako. Total matanda na yan. Hindi natin pwedeng ilabas doon sa malalim na balon. Ilibing na lang nating nabuhay. Total matanda na. So kumuha sila ng lupa parang ilibing buhay itong kawawang donkey na ito. So tinapon ho ng isang baldeng lupa at pag ito'y tumama sa likod ng donkey, siya ay po
Siyempre, lilibing kang buhay. Talagang magre-reklamo ka, no? So, nung nagganyan siya, napansin niya na nawawala. Okay. So, naghintay siya. Pangalawang balde ng lupa. Shake it off. Nung nawala, up. Stand up. Pangatlong baldeng lupa. Shake it off. Tumaas. Pang-apat, shake it off. Tumaas. Habang pataas ng pataas yung donkey ay pangiti ng pangiti sa mga gusto siyang libing na buhay. Hanggang sa daw, sa daming lupa na tinapon sa kanya, na shake off niya, na na-stand up niya, umabot sa bunganga ng balon, nginitian niya lahat ng gusto niyang ilibing na buhay, nag-shake for the last time, at naglakad ng masaya. Mga kapatid, I think ito po yung mensahe ng Ebanghelyo. Maraming tao na ayaw sa iyo, kung ikaw'y nag-focus sa kanila, mawawala ka sa sarili, mawawala ka sa misyon, mawawala ang kapayapaan sa buhay at pamilya mo. Pag mayroong mga ganon, shake it off, stand up, and move forward. Hindi po tapos ang laban doon. Ang ating Panginoong Jesus, dahil sa rejection na yan, hindi tumigil sa Nazareth. Dahil sa rejection na yan, hinarap niya ang kanyang misyon sa buong Galilea at sa buong Israel. Ang rejection ay masakit, pero ang rejection can be a blessing in disguise. Kung ayaw sa iyo, focus in your mission and move on in your life. Siguro mayroon pong nararamdaman ng rejection dito sa inyo, and I want to pray today sa lahat ng tao na somehow nag-struggle dahil sa mga tao na ayaw sa kanila. Ito ay masakit, ito ay nakakasakit sa damdamin, ang Panginoon ay nalungkot sa ugali ng kanyang mga kababayan, pero hindi tumigil ang kanyang misyon. Shake it off, stand up, and move forward. Hindi tumigil ang buhay dahil may tao na ayaw sa iyo. Ang misyon ay galing sa Panginoon. May purpose ang iyong buhay. May misyon ka sa iyong buhay. Kung may ayaw makita ang kagandahan ng buhay mo, problema nila yon. Basta ikaw, focus sa mission in your life, move forward, and move on happy. And so ang aking panalangin ho sa bawat isa sa inyo na sa gitna ng pandemyang ito, sa gitna ng dami-daming problema na naranasan po natin, makayanan po natin mag-focus sa ating mission and move forward in life with passion, with happiness, with peace. Walang imposible sa Diyos. Mayawa ang ating Panginoon. Ano mang dala-dala mong bigat ay mawawala ito. But don't give up on yourself. Dahil ang Diyos kailanman hindi nag-give up sa iyo. Kahit ayaw nila, gustong gusto ng Diyos na maging mapayapa, ganap, at magalakang yung buhay. And so today we ask our Blessed Mother, Our Lady of Lourdes, for the grace not only to be healed mula sa ating karamdaman, kundi to be happy, happy in life, focus in our mission, and unfocus sa mga opposition sa buhay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.